Here we go mga pampama, stage 3 na tayo sa tour de Taiwan 2023. So ito ay nusog na ito bandang 151.2 km lang. So ang buong ruta nila ngayon ay merong 154.5 km. So ayan, mayroon itong dalawang sprint at dalawang KOM. So ang KOM na 1 ay bandang 85.30 kilometers at ang pangalawang KOM naman ay bandang 135.80 kilometers. So ito bandang 146 kilometers na tayo at ang 7-11 ngayon nandun sa bandang harapan na ikipagdigma. So ito putol-putol lang to ulit, no. So yung kuha natin dito hindi natin pwedeng habaan dahil baka mapansin na naman tayo, masilip tayo ng main owner nitong live coverage itong ERATV kasi baka mamaya naman mag magkaroon tayo ng copy strike, no. So ito na 7-11 din natin parang si ano, si Marcelo Pilipito kasi nakaputing shade. Ayan, no, nasa second rider. Nakabuntot sa nakakulay green. At makakabawi kayo 7-11 ngayon, nakakayo na nila magpalikod. Dahil pag nalikod ka talaga, ang hirap ng magabol. Ang hirap makahanap ng butas pag nasa likod ka na ng peloton. Sa kapal ba naman ng ano na yan, oh. Sa kapal ba naman ng mga rider na yan, ang hirap ka talaga makasingit dyan, lalo pag nasa likod ka na. So bandang harapan dito si Marcelo Pilipe, bandang pang-pip rider, ayan o. So yung video natin ng stage 1 si stage 2 postpone muna dahil nagkaroon tayo ng copy strike. So ginagawa na ng paraan para maibalik yung video pero kung hindi talaga umubra ay gagawa ay i-repost ko na lang at gagawan ko ng paraan para ma-ipost ulit. Pero kung hindi na talaga magawa, wala na tayong magagawa dahil tayo ay nagiki-cover lamang dito sa kuha ng ERATV live coverage dito sa Tour de Taiwan. So meron ding live streaming si Idol Anthony Homer, no? Pwede kayong manood doon sa live coverage ni Anthony Homer sa FB page niya. So bandang 142 kilometers tayo, malayo-layo pang tatakbo nito. Wala pa tayong 1/4. At ang rider nga ng Pinas na si Marcelo Pilipe ay pinipilit na makadikit dito sa bandang harapan. Ayan, namuo sila ulit. Naabutan yung apat kaninang rider na binuo ng Trinity. Ayan, buo na sila ulit. Ito 7-11, binubuhat yung grupo. Sinusubukan umagwat. Pero makadikit parang linta itong mga ibang rider. Pakadikit talaga. Talagang ayaw talaga magpaiwan. Ayan o. Tinatrangkuhan yung peloton. Sinusubukan tumaka kasi Marcelo Pilipe pero wala talaga. Hindi siya papayagan. Ayan na, nabuo sila ulit. Nasa bandang kaliwa ay bandang kanan yung Korean rider. Ito na naman Trinity, bumanat na naman dito, sinunda ng itong Novo Nordex. Ayan o, sinunda ng Novo Nordex. Talagang ayos yung patakasin na ibang rider. Kanina pa ito nag-attempt itong yung Trinity ito. Trinity pero ayaw talaga siyang pakawal ng ibang rider. Ito ulit, naabutan siya kanina. Ito ulit, panibago ulit ito. Ito na naman si Marcelo Pilipe. Kumakana na naman. Dalawang rider na yung 7-11 nandito sa bungad, no. Nasa first group na. Humagot sila ng malapit-lapit lang. Ayun, nabuo ulit ang peloton natin. Naabutan sila ulit. Ayan, Marcelo Pilipe, open na open. Naghahanap ng butas para makasingit. Ito, Trinity talaga. Gusto talagang kumawala ng Trinity. Pero hindi talaga siya pinapayagan ng ibang rider talaga. Dikit na dikit talaga sa kanya pagka siya ay tumira. So, ito, inuusog ko na dito.
putol natin ulit kung saan itong 7-Eleven ngayon. Nandito nga sa bandang harapan, no? So, ibang klase yung pinapakita nga nitong 7-Eleven ngayon, ha? Talagang, ayun, no? Uminto. Open sa hangin, kaya naganap siya naman, rider dito sa harapan. At sa paganap siya ng mga kapitan, ayun, nakakapit ulit. Subalit ang mga 8 riders yata sila dito, 8 sa first group. Ayan o. 8 or 9. 2, 4, 6, 8. 10. 10 riders. Agwat sila. Malapit lang yan. More than mga 30 meters lang yata o 50 meters ganyan ang layo niyan doon sa peloton. Malapit-lapit lang. At ang atlinite talaga ang gusto talagang kumawala dito. Kita mo, ayan, umagwat na naman siya ulit. Tumira na naman pero inaabol siya nitong Chinese Taipei. Kasunod ng 7-Eleven si Marcelo Felipe. Ayan na, unti-unti na siyang lumalayo at talagang ay pinipilit niya talagang makalayo dito dahil wala pa silang apwesto. Hindi pa nakapwesto ang Trinity mula stage 1 hanggang stage 2. So last year ang Trinity ay talagang silang madalas na kumukuha nung last year ng Tour de Taiwan. So kaya ngayon magpipili talaga magtrabaho doon Trinity para makaisa man lang ngayong stage sa stage 3. Ayan na, unti-unti nang kumagawala yung Trinity pero may nakasunod sa likod niya. Nakasunod ang Tiringano Polygon, Malaysian. So Polygon Group Cycling Team ay mix, parang ano lang din, Okyo ng Japan. Ay na, unti-unti nang kumakawala yung Trinity, no? So maya-maya puputuloy natin tong bandang ahon na kung saan na maihiwalay na yung first group dito sa peloton. Eto na, lima na lang sila dito, apat at iba't ibang rider to, no? Tiringano yata itong nakabungad Trinity, tapos yung green ay from ano, no, coach ba yung coach? Four riders yung ating first group. Ayan na, ang gap nila ay zero. Wala, malapit-lapit lang. Malayo-layo pa to. 128.8 kilometers pa ang kailangan nilang takbuhin. Coach, ang hirap basahin. Nakakabuyoy. Trinity. Ito, TSG, Tiringano, Polygon. So ito na yung kalagayan na natin. So yung agwat ng bahagya yung first group. Magwat ng 1.76 kilometers ang first group natin at ang peloton ay binibit-bit ng Okyo ng Okyo Japan ng JCL. Yan oh. JCL kasama yung wearer ng yellow jersey. So ito na yung sa KOM natin. Ice KOM, sprint 1 nilang tawa natin kanina, sprint 2 na tayo. Parang hindi ganang mahaba yung video natin. So papakita rin naman mamaya yung mga replay ng sprint 1, sprint 2. So ito yung result ng sprint 2 natin. TSG ang kumuha at pangalawa si David Brandon ng CPU at ayan, 4 riders breakaway. Ito, bandang 61.7 kilometers lang tayo. Inusog na ito sa bundok, no? Ganda yung ruta nila kanina. Ay parang yung ruta dun sa maya
pinagaano ng Ronda Pilipinas dito sa may Baler, yung dinaan ng kaninang ruta. So ito, rimatihan na tayo para hindi kayo mainip. Ito, 0.3 kilometers, 300 meters. Ito na, rimatihan na ilang minu, ilang ano na lang. Ayan na, sino kayang kukuha? Tiringgano ba? Ito na, green jersey, bumubungad ang loto. Ayan na, Barjani. Muntik na yung Barjani kanina. Pero loto talaga ang kumuha ngayong stage 3. Ayan, ito ang replay. Ayan ang loto, nakataas na ang kamay. Nag-second si Zanoncello Enrico ng green Barjani. At pangatlo naman si Kreder Raymond ng Okyo, ng JCL. Well, na inabutan kanina yung yung Barjani at tinagos nitong loto, no? Sa bandang last sa 50 meters. Ito ang pag-asunsod ng natin top 10 ngayong stage 3. So stage winner ang combativity award ay dipunta dito kay ayan, tingnan na yung mga pangalan sa screen. Medyo bibilisan ko lang para mabilis tayo matapos. So ayun na mga Pampanggan, dito na lang ulit. Bukas ulit, tingnan natin gagawin natin paraan para makapag-upload tayo ng video. Ayun lang, ride safe.